Alright, welcome back guys sa aking channel. At tayo nagbabalik at muli na naman tayong gagawa ng panibagong content video. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at paki-hit na rin ang notification bell para maging updated ka kung may video pa ako na i-upload. So, ayun guys, at konting intro muna tayo. Guys, at tayo magbabalik at gagawa na naman tayo ng isa na namang video. So, ito guys is konting ano lang to, o maiksi lang siguro yung video na to. So, ito kasi guys is nakabili ako ng ano, camera o ano ba tawag ito, chin mount. So, ito yung dinidikit guys. So, ito guys is binili ko sa Shopee at dumating sa kanina. Hindi ko alam kung wala siyang pinakano brand. So basta ano lang siya, universal na camera chin mount sa ating action cam at dito dinidikit sa helmet. So guys, meron nakakabit na chin mount, yung strap mount guys. Ito yung Telesin na version 2. So yun ang ginagamit kong ano guys, pang vlog. So yun ang pinaka ano ko, camera mount ko sa ating helmet. So kaya ako nag-decide guys na magpalit ng ganito. Meron kasi akong issue sa paggamit ng strap mount. So isa na dito guys yung ano, yung angulo ng camera guys is hindi ko nakukuha yung gusto kong angulo sa ating action cam. Kumbaga is kahit na anong gawin nating adjust is talagang ganun na yung ano niya, yung pinaka level ng kanyang camera. So hindi niya kaya yung ano, yung gusto kong angulo. So sandali guys at kunin ko yung strap mount. So ito guys yung ano, yung sinasabi ko, ito yung ginagamit kong mounting sa ating ano, camera. So ito yung lalagay dito. So ito guys is ano, naka-strap lang siya. So pag naka-strap pa si guys, syempre papasok natin dito sa ano, sa may visor natin. So iipitin niya yan. So ganyan ang nagiging ano, setup niyan. So halimbawa guys is naka-strap na siya. So, yan. So ang isa pang issue ko dito guys, pumapasok yung ano, yung hangin dito sa may ano, sa may visor niya. So pag ganyan kasi guys, yung visor is hindi magiging fit yung ano niya, yung pagkakasara niya dito. So kahit maliit lang yung awang niya guys is nagkakaroon ng ano, wind noise. Kaya guys yung ano, yung pick up ng microphone natin dito sa camera is parang napipick up niya yung ano, yung ingay sa labas dahil dito. So pumapasok dito kasi guys yung ano, yung hangin. Saka pag mabilis na yung tangpo natin guys is talagang ano, parang napukuwing tayo. So ayun. Tapos yung sinasabi ko nga guys, dahil yung ano niya wala nang ano, kumbaga maiksi lang. Although pwede naman tayong bumili guys ng ano, ng pangdugtong dito. So ang ano lang kasi nun guys, pag dinugtungan natin dito, so ihiga natin yung camera. Ang magiging ano naman doon, issue naman doon guys is itong pagbukas saka ng ano, visor natin. Pag magbubukas tayo guys is hassle pa rin sa guys kasi tumatama yung camera natin dito pagbukas. So yun, tapos pag ganito kasi guys, nasa taas yung ano niya, itong pinaka mount niya. So hindi katulad ng ganito is sa baba lang natin siya didikit. Kaya yung camera is pwede natin siyang ano, may angulo ng nakaangat. So pag ganito kasi guys, mababa yung ano ng camera. Mababa yung kuha niya. So ayun lang yung nagiging issue ko dito. Saka parang ano,
para marami siya tignan. Unlike dito guys, is maliit lang siya. So, although double-sided tape lang yung ano dito, yung pandikit niya. Matibay naman siguro to guys, i-frame naman yung ano niya, yung pandikit niya. At meron siyang ano, logo dito ng set. Kasi set naman yung ano natin, yung helmet natin, kaya set yung napili ko. So guys, ito yung camera natin. Ganyan siya guys. Pag itinaas mo siya guys, na inangat mo siyang ganyan. Tapos pag magbubukas ka ng visor, tatama dito. Kaya talagang yuyuko mo siya. Kaya hassle siya guys pag nagbubukas ka ng ano ng visor. Pag dinugtukan mo naman siya guys, ganyan. Pagka tiningala mo, okay naman siya. Yung nga lang, ang magiging ano nito is magbabibrate yung ano, yung camera natin. So itong camera kasi natin guys is hero-pro lang siya at wala siyang stabilization. So, may gas-gas na pala yung camera natin. Pag malayo kasi sa ano guys dito, parang ano, parang magalaw. Kaya naisip ko guys na bumili ng ganitong chin mount para dito sa baba siya ikakabit, para yung camera natin guys is medyo bababa siya. So yun lang naman ang issue ko guys. So kaya ito is papalitan ko na to. May kamahalan din guys ang bili ko dito. Hindi ako nagkakamali is nasa 450. So may review ako nito guys. Link ko na rin guys yung sa description box. Yung review ko dito. Saka yung kung saan ko siya nabili. So yun, ito guys is bago-bago pa to. So itabi na natin to guys. Sabi na natin ito kailangan. So kung makakabili siguro tayo guys ng isa pang helmet, is meron tayong pang extra pang mount. So guys, ito is nabili ko lang sa ano, sa Shopee sa halagang, hindi ako nagkakamali, nasa 250, mga ganun. Bali, ang binayaran ko kasi dito guys is 282, kasama na yung shipping fee doon. So yun. At galing pa kasi ito ng malayo, kaya medyo matagal-tagal yung ano, pagkakadelator sa atin. So okay naman guys, is madali naman kausap yung seller. At binigyan pa tayo ng ano, ng extra double-sided tape. As my request guys is, kasi iniisip ko baka hindi mag-fit dito. Ang plano ko sana, kung hindi siya mag-fit dito sa may ano, sa may itong kanto dito sa may gitna niya guys, is tatapalan ko lang ng double-sided yan para umangat siya. Kasi nakita ko sa ibang review niya, sa mga bumili sa kanya, is ito yung nagiging common issue nila. Umaangat ito sa ano, sa helmet nila. So hindi ito lumalapad. So dahil pointed naman yung helmet natin guys, at sinubukan ko na rin, sakto naman siya. So ayan, sakto naman siya guys. At kagandahan nito, mayroon na siyang libreng tali. Just in case na bumigay yung ano, yung double sided tape, is hindi siya mabagsak ng dire-diretso. So ayan guys. So sa mga gustong bumili nito guys, ililink ko lang dyan sa description box kung saan ko ito nabili. So ang ano nito, ang pagkakayari naman nito is pareso lang din naman sa mga ano, sa GRX. May kamahala lang kasi yung GRX guys. Ang inisip ko kasi yung GRX, so good naman yung GRX guys, at pareso din kasi yung double sided tape ang ginagamit. So ang magkakatalo na lang guys is ano, sa pagkakayari niya, saka yung quality. So tingin ko naman guys is quality naman siya, at mukha naman siyang matibay. So katulad din siya ng GRX guys. Kaya lang mahal guys yung GRX, kasi mas kilala yung brand na yun. So ito guys is wala siyang brand. At ito, at mayroon din siyang branding dyan. So pwede kang mamili guys ng ano, gusto mong branding. At mayroon din sila ng iba't ibang klaseng branding, like Evo, LS2, Geely. So lahat guys, mayroon din naman yung nabibiling walang logo. So nasa sa inyo yun guys. Pero ito sa akin, dahil sec naman to, kaya sec yung pinili ko. So yun guys,
kakabit na natin to. So ang pagkakabit nito, guys, is uunahin muna natin tong ano, tong gitna, tong pinaka may pointed nito bago natin ikabit o idikit tong magkabilang side. So ipi-fit muna natin to. So sandali lang. So uunahin muna natin tanggalin tong ano at idikit dito. So bagong lahat, guys, is ipi-fit muna natin to. Kunin muna natin yung tamang fittings na, guys, bago natin siya idikit. Okay, nakuha na natin yung kanyang ano. Ayun, guys, naidikit na natin yung gitna. So isusuot na lang natin tong ano, tong side niya. So yan. So yun, guys, ipipix na natin siya. Alright, guys, natapos natin siyang ikabit. So nagka-problema lang ako dito sa kabilang side, guys. Dapat pala isabay ko siyang ano, dinikit.
So nagkakontrol sila ng ano ng habang. So nagamit din natin guys yung extra mong binigay na 3M na ano na adhesive tape. So pinatong ko siya dito guys tong pinakadulo niya. Para mag-fit siya guys sa ano sa ano, sa surface ng ano ng helmet. So yan okay naman na siya. So nagawa naman natin ng tagahan guys. So salamat sa ano sa seller at binigyan tayo ng extra ng ano adhesive tape. So yun. At ito is hindi ko pa alam yung kung paano siya itatali guys. So pag-aralan ko muna kung meron siyang pagtatalian dito. Bali, gaganyan ko na lang siguro siya guys. So pwedeng ganyan. Ito kasi guys, kailangan kasi natin ikabit to. At hindi naman sa wala akong tiwala sa tape niya guys. Pero mas maganda na yung sigurado para ano, save yung ano, camera natin. So ayan. Bali, kakabit na natin yung camera natin at makita natin yung magandang anggulo niya. So gaya ng sabi ko kanina guys, mas malinis siyang tingnan pagka ganito yung ano, camera mount natin. Yung dinidikit siya kasi yung camera is le-label siya dito sa may ano sa may baba ng ano na helmet natin. At the same time guys, is magagamit din natin yung air vent niya dito. So ayan, mabaga. Hindi katulad dito guys. Pag ito yung nakalagay, is talagang obligado matatakpan na yung air vent niya. At hindi na natin siya magagamit. So, ayun. At isang naging problema ko guys, medyo makapal yung ano.
part na to ay okay, napapasalamat. Sana guys, i-story-tuloy lang ang suporta. Paki-like and share naman guys sa inyong mga social media accounts para mas marami yung makakapanood yung mga video natin na ina-upload dito. So, yun guys, Merry Christmas sa inyong lahat. At bisperas kasi ng Christmas ngayon. So, yun, binabati ko kayo. Siguro hindi ko pa may-upload tong video na to. So, by next year na siguro guys ko siya may-upload. So, yun. At Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. At tayo'y magpapaalam na. At lagi kong sinasabi, God bless palagi at ride safe. At paalam.